Randall Tagalog Love Stories presents Isang Bakit Pa ng Beer? Order ng lalaki sa waiter. Teka nga muna, bakit nyo ba ako naisipan na dalhin dito? Tandaan nyo, mga agent tayo, mga ugok. Singhal ni Joshua sa mga kasama niya. Pwede ba Josh, ikalma mo nga at mag-enjoy ka na lang kaysa magreklamo? Sagot sa kanya ng katabi na nagsalita kanina. Yun na nga eh, kapag tayo nasangkot sa skandal o kung ano pa, lagot tayo sa NBI. Aniya. Hindi siya pinakinggan ng mga ito at tinawanan lamang. Wala namang masama sa ginagawa nila. Kaya lang, may mga alituntunin sila sa loob ng organisasyon nila. Hoy, asan ang punta mo? Tanong nila nang tumayo siya at nilisan ang pwesto. Magpapahangin lang sa labas. Babalik din ako mamaya. Saad niya. Nahirapan pa siyang makalabas dahil sa kumpol ng mga tao na abala sa pagsasayawan. Pagkarating niya sa labas ng bar, ay kumuha siya ng sigarilyo at sinindihan nito. Hindi naman siya nakasuot ng uniforme nila, kaya hindi sila makikilala ng mga agents. Hindi maiwasan ito mapatingin sa magnobya at magnobyo na hindi nagkakaintindihan sa gilid. Napailing na lamang siya at hindi pinansin ang mga ito. Buhay pag-ibig nga naman. Sa isip-isip niya. Ilang oras ang lumipas at nang maupos na ang sigarilyo niya, ay bumalik na siya sa loob. Mas nakakaintriga ang tugtugin kaya halos lahat ng naroon ay nagsasayawan na. Pagbalik niya sa pwesto nila, nakita niya na ang mga kasamahan niya ay may kanya-kanya ng katabing babae. Seryoso kayo? Nawala lang ako pagbalik ko may katabi na kayong... Hindi nito tinuloy ang sasabihin sa kanya mga kaibigan. Pasalampak na lamang na umupo ang binata at uminom ng alak. Anong oras na ngunit ganun pa din na excitement sa mga mata ng mga tao na naroon sa loob ng bar? Aaminin niyang nababagot siya habang pinagmamasdan ng mga taong abala sa pagsasayaw. Ngunit hindi niya inakala na may mahahagip ang kanyang mga malilikot na mata. What? Napabangon siya nang wala sa oras at pinagmasdang mabuti ang isang babaeng waitress. Sasha, pwede bang itibo lang isang to? Narinig niyang tanong ng isang medyo matanda na lalaki. Tanging isang ngiti ang iginawad ng dalaga at umalis doon. Sinundan niya ito ng tingin. Hindi niya ganun na kilala ang muka dahil ilaw lang ng bar ang naroon. Ngunit tandang-tanda niya ang postura nito. Tumayo siya upang sundan ito nang biglang magsalita ang isa sa kasamahan niya. Raid to! Sigaw nila. Naalarma din siya at napabunot ng baril. Lumapit siya sa mga kasamahan at nagtataka na nakatingin. Raid? Hindi ko to alam. Mga gago kayo. Nasa gitna pala tayo ng surveillance tas hindi niyo ako sinabihan? Puna niya sa mga kanyang kasama. Pasensya ka na. At least hindi tayo na pagkakamalang agent, diba? Sabat ng isa. Umiling siya at tinulungan na posasan ang mga nahuling nasa loob ng club. Ngunit hindi kasali roon ang babaeng namataan ang kanyang mga mata. Imbis na pag-aksayahan niya ito ng pansin, ay mas pinili ng binata na lisanin ang lugar kasama ang mga nahuli nila sa raid. Dinala nila ito sa NBI. Hindi din siya nagtagal doon at nagtungo siya sa RT at wala rin naman siyang gagawin doon. Alam naman din ang mga kasama niya ang buong nangyari. Inihinto niya ang kanyang sasakyan nang makita ang caution tape. Mabilis niya inalis ang seatbelt at kaagad na bumaba. Sir, bawal! Ipinakita niya ang agent badge niya at hinayaan naman siya makapasok sa loob. Mr. Rodriguez, ano nangyari dito? Nagtataka niyang tanong sa matandang nakatayo at kausap ang ibang agent. Agent Josh, mabuti tapadpad ka dito. Sagot nito sa kanya. Ano nangyari dito, Mr. Rodriguez? Ulit ng binata. Nawawala ang hiyas na nahukay nun sa Surigao.
Sagot ni Mr. Rodriguez sa binata. Nawawala? Teka, akala ko ba nasa maayos ito na? Pinasok kanina ang loob ng RT. Aalamin pa namin kung paano at sino ang kumuha. Sagot ni Brian sa binata. Sino naman ang baliw na magtatangkang pasukin ng RT mission room? Sa dami ng laser alarm, hindi ito natakot? Maliban na lang kung... Hindi niya tinuloy ang sasabihin at napatingin sa ziplock bag na may laman ng bakas ng pumasok. Hibla ng buhok nang pumasok doon. Ang sabi nila babae raw dahil sa hibla. Sabi ni Brian. Pinagmasdan niya ang buhok at walang duda na babae ang pumasok. Biglang may sumagi sa isipan niya. Noong nakaraang araw, may nakwento sa NBI tungkol sa isang grupo ng mga magnanakaw na naiwan umano nang mahuli si Moreno. Hindi nila alam kung sino ang nagpapatakbo ng sindikato ngayon. Nasa piita na si Moreno at sinigurado nilang hindi ito makakatakas. Kaya ang hula ng mga NBI agent ay isa sa mga sumagip sa sindikatong to ay maaaring dating tauhan ni Moreno. Alam niyo ba ang sindikatong Black Venom? Tanong niya na ikinatigin nila sa pag-uusap. Black Venom? Tumango ang binata bilang tanda sa pagsang-ayon. Iniimbestigahan sila ng NBI ngayon at mukhang ang misyon na to ay mauuwi sa RT bilang kayo ang may mas matitinik na agent. Mukhang may misyon na naman tayo kung ganun. Saad ni Brian. At nais namin isama ka sa misyon na yon, Agent Josh. Sabat ng boses sa likuran ng binata. Napalingon siya sa kanyang likuran at nakita ang pinuno nila na nakatayo. Isama? Pero hindi kayo nakakahiya sa RT Sergeant? Bahagya itong natawa sa patatsyada niya. Isa ka sa magagaling na trained agent. At alam kong handa ka na para gampanan at humawak sa mga malalaking misyon sa ilalim ng RT. Marami ka nang napatunayan sa ilang taon mong pagsisilbi sa NBI. Nagulat man ang binata, ngunit kaagad naman siyang nakabawi sa realidad at naintindihan nito. Kung yan ang utos niyo, lubos kong tatanggapin. Maraming salamat sa pagtitiwala, Sergeant. Hindi ko po kayo bibigyan sa misyon na to. Saad niya bilang katiyakan sa pinagkatiwala sa kanya ng kanyang Sergeant. Ngumiti ito at inabot ang kaliwang kamay nito na kaagad namang hindi niya tinanggihan. Mag-iingat ka. At hanggang sa muling pagkikita natin, Detective Agent Miguel. Nakipagkamay din ang sergeant niya kay Mr. Rodriguez. Bukas aayusin niya ang papeles niya para sa paglipat sa RT. Kinakabahan man siya, ngunit nag-uumapaw pa din siya sa saya dahil sa wakas ay makakatrabaho na siya sa loob ng isang pinakamataas na secret task force organization na binuo ng gobyerno para tulungan ng NBI sa mga kaso. Maaga pa lang ay naroon na siya sa opisina ng RT para sa pag-aasikaso ng mga papeles niya na ipapasa para maging legal na ang paglipat niya sa Special Elite Task Force. Nang matapos na ang proseso, ay ibinigay na sa kanya ang bago niya opisina at mamaya ay tutunguhin nila ang isang massage and spa para isailalim ito sa surveillance. Na maaaring may koneksyon sa spa sa extra service. Under pa sa itaas ng kaso ng pagkawala ng hiyas, kaya hindi pa muna sila gagawa ng hakbang kung walang pasabi at order sa kinatataasan nila. Makakasama niya sa pagpatrolya mamaya si Brian. Kilala niya ito dahil sa kaibigan ito ng asawa ni Marks. Welcome sa Elite Task Force, Josh. Nagulat pa siya dahil sa biglang may humawak sa magkabilang braso niya. Lumingon siya at ngumiti sa kausap. Agent Brian Mendoza. Inabot pa nito ang kamay, hinihintay ang pag-responde ni Josh. Detective Agent Joshua Miguel, pero tawagin mo na lang akong Josh. Sagot niya. Ikaw ang kaibigan ni Marks galing NBI. Tumango siya sa tanong nito. Oo. Nakasama ko siya noon sa NBI bago na ilipat dito. So paano ba yan? Hintayin kita mamaya sa baba para sa pagpatrolya natin. Tumangulang siya at ngumiti dito.
alas 10 ang naging usapan nila. At gaya ng sabi ni Brian, naroon na ito sa baba ng opisina nila at hinihintay siya. Akala ko ba sasakyan ng Artie ang gagamitin natin? Nagtataka niyang tanong dito. Pumasok na siya sa loob ng sasakyan at inilagay ang seatbelt. Mas mabuti ko ito ang gamit natin, mas hindi halatang agent tayo. Ito ba ang paraan mo? Aha! At magtiwala ka. Walang nakakaalam na agent ako kapag nasa undercover mission kami. Kaya proven and tested na, sure akong gagana yan. Siguradong sigurado na sabi ni Brian sa kanya. Bago lang siya sa RT, kaya hindi pa gamay ng binata ang pasikot-sikot sa mga agent. Bago ka makapasok sa loob ng isang elite task force, dapat sanay ka na sa mabibigat na misyon. Ilang taon ka na agent ng RT, Brian? Tanong ng binata kay Brian. Bumaling ito sa kanya. 5 taon na akong nasa RT. Mas lalong tumitibay, mas lalong tumatatag. Katahimikan ang bumalot sa kanila hanggang makarating sa lugar kung saan sila magpapatrolya. Inihinto ni Brian ang sasakyan, pinatay ang ilaw, saka hinintay ang mga kahinahinalang galaw sa lugar. Open pa ang spa ng 10 oras ng gabi. Nakakapagtaka. 10 oras ng gabi, may spa pang bukas. Ito lang ang spa na bukas 24/7. Interesting, di ba? Parang lahat ng spa dito nakasara na ito. Ito lang ang magdamag na nakabukas. Puna ng binata. Nakatingin siya sa spa na bukas sa tirik pa ang ilaw sa loob. Balik na tayo sa HQ at sabihin kay Mr. Rodriguez ang mga nakita natin. Pinaandar kaagad ni Brian ang sasakyan. Nang makabalik sila, ay kaagad na nagulat ang dalawa sa nakita nila. Nagpatuloy ang pag-iimbestiga sa nawawalang hiyas. Hindi naman sila pwedeng mambintang na lamang na isa na naman yon sa mga tauhan ni Moreno. Mr. Rodriguez, ito lang ang nakuhanan ng isa sa mga under surveillance cameras natin na hindi pa napatay ng mga oras na may pumasok sa loob. Pinlay nito ang video, tutok ang kanilang mata sa naturang video. Ngunit hindi nila inakala na ang makikita sa video na yon ay isang babae na nakasuot ng pure black attire. Mahaba ang kanyang buhok na hanggang bewang, mag-isa lamang ito na kumilos. Pinatay nito ang alarm gamit ang spy skills. Saang lupalop ng mundo naman daw nag-training ang babaeng yan at kung kumilos? Hindi basta-basta. Ipinagpatuloy nila ang panonood. Kakaiba kung kumilos ang babae at gamay at kalkulado nito ang lahat. Ngayon alam na natin kung paano nakuha ang ihiyas. Ang kailangan na lang natin ay makilala ang babaeng nasa kamera. Maaaring hindi siya nag-iisa. Kung kanino man siya kapit, maaaring may paggagamitan sila ng hiyas. Napalingon si Josh kay Mr. Rodriguez pagkatapos iyon sabihin. Maaaring may punto ka, Josh. Kailangan din natin na malaman kung anong plano nila. Kalaban ba sila o mga kriminal na labas sa kaso ni Moreno? Sagot ni Mr. Rodriguez. Pwede din na membro sila na isa sa pinakamalaking sindikato ngayon. Sabat naman ni Brian sa usapan. Gang? Baka ang tinutukoy niya ay ang sindikato na talamak sa paggawa ng krimen ngayon. Ang Black Venom. Sabat ni Kyla sa usapan. Teka, narinig ko na ang grupong yan. Parating laman ng NBI ang grupong yan. Sabi nga nila magaling ang mga membro ng sindikato. Mukhang pinaghandaan ang paglantad nila. Sabi ng binata sa mga ito. Mukhang may mga ideya na tayo sa grupo na to. Kailangan lang natin ng karagdagang impormasyon tungkol sa grupong ito at maaari na tayo magkaroon ng lead. Sabi naman ni Mr. Rodriguez sa kanila. Kami na ang bahala dyan, Mr. Rodriguez. Makakaasa kayo na may mahahanap kami tungkol sa grupong ito. Tumango ang matanda sa sinabi ni Josh. Umalis muna saglit si Josh upang magtungo sa NBI at kumuha ng kaunting impormasyon tungkol sa riot starters. Gabi na na makabalik siya sa RT, kukunin niya ang mga gamit na naiwan doon at uuwi na din para sa bahay na ituloy ang pag-iimbestiga niya.
Pagpasok niya sa loob ng opisina nila ay may kung anong umiilaw sa silid ni Mr. Rodriguez. Gabi na at imposible na naroon pa ang matanda. Dahan-dahan niyang inusyoso ang ganap roon. Sinilip niya mula doon kung sino ang naroon. Pagbukas niya ay sakto ang pagharap nito. Teka, kilala kita. Ikaw yung babaeng kumuha ng hiyas. Anong kailangan mo dito at bakit ka narito sa opisina ni Mr. Rodriguez? May ninanakaw ka, no? Mabilis na po na ng binata rito. Tumayo ang dalaga at naghanda kung sakaling sunggaban siya ng binata. Hindi ka masasaktan kung palalabasin mula ako rito. Sambit nito sa kanya. At ano't sa tingin mong hahayaan ko yun? Nasa bitag ka na, papakawalan pa kita? Mabilis na sinipan ng dalaga ang iba mang parte ng binata kaya napatabi ito sa sakit. Ngunit bago ito makalabas ay nahulog ang cellphone nito na hindi naman napansin ng dalaga dahil sa pagmamadali. Nakatakas man ay may naiwan namang maaaring magturo sa kanila ng isa pang lead. Nang buksan niya iyon ay nakabiometric ang cellphone ng dalaga. Hindi naman siya magaling sa pagkalikot ng mga cellphone kaya inisip niyang ilapit ito bukas kay Mr. Rodriguez. Kinaumagahan ay kaagad na dumiretso ang binata sa opisina ng matanda. Nagkagulo sila dahil sa mga naabutan. Nagpaliwanag kaagad ang binata sa nakita niya kagabi. Nagtataka man ang lahat kung bakit naroon ng dalaga ay mas nanaigang kanilang kuro-kuro na maaaring may hinahanap ito roon. Sa palagay mo, Josh, ano ang pakay nila sa loob ng opisina ni Mr. Rodriguez? Tanong ng binata sa kanya na si Brian. Nagkibit-balikat si Josh bilang tugon. Wala siyang alam na maaaring pakay ng dalaga sa opisina ng matanda. May hinahanap lang ito na mukhang wala roon sa opisina. Malas niya at ikaw pa ang nakahuli sa kanya. Natatawang sabat pa ni Clarence. Kung sino man siya, alam niyang pasikot-sikot dito sa loob ng RT. Ang bilis niyang kumilos. Sanay siya sa pakikipagbunuan. Sino kaya yun? At kung kumilos siya ay parang isang agent din. Wala sa sariling wika ng binata sa mga kasama niya. Well, mukhang thrilling ang babaeng yan. Sabi naman ni Clarence. Sa bagay ay may katotohanan naman ang sinabi ni Clarence. Thrilling kung kumilos. Mahuhuli din yan at ako ang huhuli sa kanya. Nakakalokong umiti ang binata. Wala pang babaeng tinanggihan ng isang tulad niya. Sa kabilang banda ay kararating lang ng dalaga mula sa pagpasok niya sa RT. Mabuti na lang at nakatakas siya sa binata. Kamunti ka na siyang mahuli. Hindi dapat iyon mangyari dahil masisira ang plano niya. Ilang sandali lang at may tumunog. Mabilis niyang dinampot ang cellphone na nasa lamesa niya at sinagot ang tawag. Nababaliw ka na ba? Ba't ka pumasok sa RT? Munti ka nang nahuli kanina. Sigaw nang nasa kabilang linya sa dalaga. Napairap naman ito nang marinig ang sinabi sa kanya. I'm sorry, akala ko naman kasi wala nang maiiwan sa headquarters. Katulad ng sabi mo, walang tao na naiiwan roon maliban na lang kung may importanteng kailangan. Sa susunod, konsultahin mo ako para matulungan kita. Paano kung nahuli ka? Mabubulilyaso ang mga plano ko. Masisira ang lahat. Muling puna nito sa kanya. Oo na. Mali ako, inamin ko yun. Dibale, sa susunod sasabihin ko na sa'yo lahat ng hakbang ko para makatulong sa plano mo. Sagot niya na lamang, saka ibinagsakang cellphone. Malalim siyang bumuntong hininga. Konting tiis na lang kesa. Matatapos din to. Napatingin siya sa dingding kung nasaan ang mga larawan na nakadikit doon. Mga larawan ng mga kaaway at agents. Konti na lang, tapos na din to. Ang layo ko, nasusuko pa ba ako? Nasa akin na ang alas nila, ang hiyas. Kaya kapag kinanti nila ako, hindi nila malalaman kung saan ko yung tinago. Bulong niya sa kanyang sarili. Umaga na, pero patulog pa lang ako. Hay nako. Maagang gumising ang dalaga at nag-ayos. Lalabas sana siya para bumili ng makakain nang magulantang siya sa bumungad sa pinto niya.
si Clarence, ang agent ng Artie. Siraulo ka talaga, no? Bungad dito sa kanya. Kung nandito ka para sermonan ako, makakaalis ka na. Isasara niya sana ang pinto ngunit pinigilan siya nito. Really? Ganyan mo tratuhin ang cousin mo? Sarcastic ko ang pagkakasabi ni Clarence sa dalaga. Anong gusto mo? Magpabanda ako bilang pa-welcome sa'yo. Bakit ka ba nandito? Pinapakamusta ka sa akin ni boss. Bakit ka ba kasi pumasok na hindi nagsasabi? Munti ka pang mahuli ni Joshua. Paano kung nahuli ka? Sira na ang plano natin. Muli niyang inirapan ang pinsan niya. Pumasok ka na bago pa magbago ang isip ko at barilin kita sa kinatatayuan mo. Mataray na sabi ng dalaga. Tumawa naman si Clarence sa asta ng pinsan. Komportable siyang umupo at inilapag sa mesa ang mga dalang pagkain. Alam kong hindi ka pa nag-agahan at anong oras na, kaya nagdala ako ng pagkain mo. Pinapasabi ni Sir na may ibibigay siya sa'yo sa mga susunod na araw. Ingatan mo raw ang hawak mong hiyas dahil may lead na ang Artie sa pagkawala. Balita ng pinsan niya sa kanya. Dinala ng dalaga ang kape ng pinsan niya at umupo sa tabi nito. Paniguradong tungkol na naman yan sa misyon ko. Alam mo, hindi ko alam kung bakit hindi Artie ang gumawa ng misyon. Sinabit niya ang buhay ko kay kamatayan. Alam naman yun, Kesha. Sadyang wala nang tiwala ang pinuno namin sa mga nasa loob. Pagkatapos na nangyari nun, sa tingin mo ganun na lang ulit sila magtitiwala? Sumbat naman ni Clarence kay Kesha. Inirapan lang ng dalaga ang pinsan niya. Kinuha nito ang dalang shopping bags at tiningnan ang mga laman. Ayos ah, nag-expand ang benefits ko sa'yo. Puna niya. Mataman siyang tiningnan ni Clarence dahil sa sinabi nito. Saan mo pala tinago ang hiyas? Kinuha nito ang isang chips at binuksan sa kasinagutang pinsan. Basta, huwag kang mag-alala, ligtas ang hiyas kung nasan ko man siya tinago. Siguraduhin mong ligtas, Kesha. Of course, no need to panic. Nasa mabuting kalagayan ng mga hiyas. Kaya kung may masamang mangyayari sa akin, walang makakahanap bukod sa akin. Sira ka talaga, no? Bakit mo ginawa yun? Pagalit nitong sabi sa dalaga. Sabi mo, kailangan na mailigtas yun. Diba? Sabi niyo kailangan na nasa ligtas na pangangalaga ang hiyas. Kaya yun, nilibing ko. What the? Seryoso ka? Kesha, saan mo tinago? Eh, secret muna. Bakit? Kukunin mo? Wala akong tiwala sa'yo kahit na magpinsan tayo, sira. Sagot niya sa pinsan niya. Siguraduhin mong nasa ligtas na lugar ang hiyas. Kundi lagot tayong dalawa kapag yun ang nawala at nakuha ng Black Venom. Nga pala, nasa Black Venom pa rin ang mga mata nila, di ba? Tanong nito sa pinsan niya. Oo, at ang alam nila, kasapi ka ron. Sagot naman ito. Nagpipigil ng tawa ang dalaga nang marinig yun. Oh, alam ko ang pakiramdam mo. Huwag ka nang tumawa. Mas maganda nga yan kaysa malaman pa nila ang ugnayan mo sa amin. Saad ng pinsan niya sa dalaga. Ngumiti ang dalaga sa sinabi nito. Mahal mo talaga ako, no? Oh, pasabi, salamat dito. Tumayo si Clarence. Babalik na ako sa headquarters, mag-ingat ka rito. Kung may problema man, tumawag ka lang sa cellphone ko. Ingat ka, insan. Ako nang bahala rito. Kaya ko na to. O, sige na. Nang makaalis na ang pinsan niya'y muling na nahimik ang bahay niya. Malalim siyang huminga at tumayo upang iligpit ang mga kalat. Dalawang araw ang lumipas at nagpatawag ng meeting si Mr. Rodriguez upang makausap ang mga agent na naatasan ng panibagong misyon. Pagkatapos ng meeting nila'y nagpaalam si Clarence upang umuwi raw, ngunit hindi naman naniwala si Josh dahil sa mga nakakadudang galaw nito. Lihim niya itong sinundan at laking pagtataka niya kung bakit hindi ito dumiretso sa bahay nito. Ibang daan ang tinahak nito sa hindi niya alam na dahilan. San ka pupunta, Clarence? May tinatago ka ba sa amin? Bulong niya habang sinusundan ang sasakyan ng binata. Huminto ang sasakyan sa isang eskinita.
Bumaba naman si Clarence at pumasok sa masikip na loob. Susundan pa sana niya ito kung hindi lang tumunog ang cellphone niya. Mensahe iyon mula kay Mr. Rodriguez. Mabilis naman niyang sinunod ang mensahe. Muli pa siyang napatingin sa daan kung saan pumasok si Clarence. Inisip nitong may susunod pa at hindi niya na ito papakawalan pa. Mabilis siyang bumalik sa headquarters. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pinadiretso siya sa loob ng opisina ni Mr. Rodriguez. Sir, inilahad ni Mr. Rodriguez ang kamay upang paupuin siya. Umupo naman ang binata at hinintay ang sasabihin ng matanda. I have a special mission just for you, Agent Miguel. Panimula ng matanda. Ano po yun, sir? Malalaman mo rin bukas. Kailangan kita rito sa opisina ng maaga bukas para makilala mo siya. I want you to team up with her. Her? Ibig pong sabihin babae? Gulat na tanong ng binata sa matanda. Tumango ito. Yes, mula siya sa kabilang Elite Task Force. Siya ang pinili nila upang tulungan tayo para mahuli ang Black Venom. Okay, sir. Ayos ka lang ba? Ayaw mo ba? Pwede ko namang sa iba na naibigay ang misyon na to. No, sir. Kaya ko pa ang misyon na to. Nagulat lang po ako dahil hindi ako sanay na babae ang maging katrabaho ko. Sabi ng binata. Masanay ka na dahil siya na ang partner mo hanggang matapos itong misyon yung dalawa. Sa inyo ko ilalagay ang misyon para sa Hiyas habang abala si na Kyla, Brian at Clarence sa Black Venom. Maaasahan ba kita sa misyon to? Tumayo ang binata at sumaludo rito. Maaasahan mo ako sa misyon to, sir. Good. Tumalikod ng binata at lumabas sa opisina. Oh, anong sabi ni Mr. Rodriguez sa'yo? May special mission ako kasama ang isang agent mula sa kabilang Elite Task Force. Hindi ka masaya? Pangarap ng lahat ang magkaroon ng sariling misyon tas ikaw? Halos hindi maitsurahan yung mukha mo. Sino ba makakasama mo? Tanong naman ni Kyla sa binata. Babae, hindi sinabi ni Mr. Rodriguez ang pangalan. Bukas ko siya makikilala. Sana magkasundo kami. Baka galing sa Alpha Kappa Elite Task Force ang kasama mo. Nagkibit-balikat naman siya sa sinabi nito. Hindi ako masyadong pamilyar sa mga Elite Task Force, kaya hindi ko alam. Makikilala mo rin sila. Saad naman ni Brian. Tumango ang binata at umupo sa bakanting upuan. May alam ba kayo kung bakit nagpupunta sa eskinita si Clarence? Tanong ng binata nang muli na namang maalala ang nakita kanina. Eskinita? Ano naman ang gagawin nandun? Hindi naman dun ang bahay niya. Yun na nga eh, nagtataka ako. Since mas magkakakilala kayo, dahil matagal na kayo magkakasama, kaya baka alam niyo kung bakit siya abala sa pinupuntahan niya ron. Sagot naman ang binata kay Kyla. Baka naman may kinakausap na yan si Clarence dyan. Panuring sabi ni Brian kay Josh. Eh ikaw ba Josh? Kailan mo binabalak na magka-girlfriend? Tanong naman ni Brian. Halos mapalunok sa sariling laway ang binata nang marinig ang tanong nito. Wala pa sa isip ko ang bagay na yan. Mas gugustuhin ko muna mag-isa sa buhay hanggang sa dumating ang para sa akin. Balita ko, babaero ka. Kwento ni Marx yan. Nakasimangot ang mukha ng binata nang marinig ang sinabi ni Brian. Huwag kang magalit sa akin. Doon ka sa kaibigan mo magalit. Ginagago ka yata. Humalakhak pa si Brian. Malalim na huminga ang binata. Minsan talaga hindi niya mapagkatiwalaan ang kanyang kaibigan na si Marx pagdating sa sikreto. O siya, at mauuna na kami ni Kyla sa'yo. Ilalabas pa namin si Cleo. Mag-iingat ka pa uwi, Josh. Tumango lang siya bilang tugon at pinakialaman ng mga papel na naroon sa lamesa. Mga kaso ni Moreno yon. Lumang-luma na, pero talaktak pa rin sa mga agent. Moreno, bakit ganun ka na nga lang ba kung pag-inita ng mga agent? Sino ka nga ba? Bulong na tanong niya sa hangin. Hanggang ngayon kasi ay malaking katanungan pa din sa binata kung saan nga ba nagsimula ang lahat at bakit kailangan dumating sa punto na
marami ang nadadamay para sa iisang tao na hindi basta nakaaway. Tumunog ang telepono. Napabalik siya sa realidad nang marinig ang tawag sa cellphone niya. Dinampot niya ito at sinagot. Hello? Oh my God, son! Nabalitaan ko ang nangyari sa task force niyo. Madrama na sabi ng kanyang ina sa kabilang linya. Napairap siya at huminga ng malalim bago sinagot ang ina. Ma, hindi ako kasali ron. At saka, NBI detective pa lang ako noon bago mangyari yon. Oh, I see. Anyway, I miss you, my son. Sana naman pagbalik mo dito, maipakilala ka ng babae sa amin. Nalamukos ng binata ang mukha sa sobrang asar. Halos bawat tawag ng ina, puro pag-aasawa ang sinasabi. Gusto na raw nito ng apo, eh wala pa sa utak niya mga ganyang bagay. Ma, marami pa po akong gagawin sa opisina. Hindi na niya hinintay pa ang sagot ng ina at pinatay na lang ang tawag. Muli niyang nalamukos sa mukha dahil sa naging usapan nila ng ina. Bakit ba atat ang lahat ng taong kakilala ko na mag-asawa ako? Bata pa naman ako. Puna niya sa sarili. Tumayo siya at inisip na lamang na umuwi na. Hindi na siya magpapagabi pa at maaga siya sa headquarters bukas. Pagka-uwi niya ay mabilis siyang hinila ng antok. Nakalimutan na nga nitong magbihis at kaagad na binagsak lamang sa kama ang katawan. Kinabukasan ay maaga siyang bumangon at nag-ayos. Kaya maaga rin siyang dumating sa headquarters at hinintay na dumating ang ibang agents. Oh, ang aga mo naman yata, Josh. Bati ka agad ni Brian na kararating lang. Wala naman din ako pagkakaabalahan sa bahay, kaya inagahan kong pumunta rito. Dito na rin ako nag-agahan kaya sulit naman. Hindi ka lang kamo makatulog sa sobrang excitement mo na makilala ang makakasama mo sa misyon. Mabilis na po nakaagad ni Brian. Sakto naman ang pagdating ni Clarence. Tila maganda ang umaga nito at kakaiba ang ngiti sa labi. Oh, anong meron sa umaga natin ngayon, Clarence? Hindi maiwasan na tanong ni Kyla. Umiling ito at ngumiti sa kanila. Wala naman. Sambit nito. Asus? Sige na nga lang. Mr. Rodriguez, may nagahanap po sa inyo. Pumasok ang isang agent sa opisina ni Mr. Rodriguez. Napatingin sila sa opisina at hinintay ang paglabas ng agent na pumasok sa loob ng opisina kanina. Pumasok ang isang hindi nila makilala na hubog ng katawan na naglalakad. Hinintay nitong lumabas ang matanda sa opisina nito. Maya-maya pa'y lumabas na ang matanda kasama ang agent na nagtawag rito. Hoy Josh, mukhang tinatawag ka na nila ron. Mabilis naman ang naging kilos ng binata at tinungo ang kinaroroon na nila Mr. Rodriguez. Sir, sabi nito sabay saludo. Agent Miguel, this is Private Agent Alonzo. Humarap ang dalaga sa binata na laking kinagulat nito. Maging ang mga naroon ay hindi makapaniwala. Siya yung expected ko na magiging reaksyon niyo kapag nagkakilala tayo. Pero hindi ko ninakaw ang hiyas para gamitin sa masama. Ninakaw ko yun para sa kaligtasan nito. Inabot ng dalaga ang kamay upang makipagkamay sa binata. Nakatunga nga lang ito at tila pinoproseso pa ang nangyayari. Nice to meet you, Agent Miguel. Bahagyang natawa ang dalaga dahil sa itsura ng binata. Hindi ito makapaniwala na nasa harap niya ang dalagang nakasagupa niya noong nakaraang gabi lamang. Pero paano nangyari yun? Di ba kasabi siya ng Black Venom? Paanong? Hindi na nila pinatapos ang binata at sumabat si Clarence. Nilinlang kayo ni Mr. Rodriguez upang mas mapabilis na maalis ang hiyas sa headquarters natin. Habang nasa Black Venom ang atensyon nyo, lihim ng inaalis sa headquarters ang hiyas upang itago ni Kesha. Paliwanag ni Clarence kay Josh. Ngayong alam niyo na ang totoong dahilan ng pagpasok ni Kesha sa opisina ko, wala na sana mag-iisip na kalaban natin siya.
Liwanagin ko sa inyo, hindi konektado si Kesyo sa Black Venom. Kaya kung nasa kanya atensyon nyo, alisin nyo na yon dahil kakampi natin siya sa pagprotekta ng hiyas. Mahigpit na bili ni Mr. Rodriguez sa kanila. Tumango naman ang naroon sa loob ng headquarters. Anong misyon naman ang pagsasamahan namin, Mr. Rodriguez? Tanong ng binata sa matanda. Sumunod kayo sa akin sa mission room at doon natin pag-uusapan ang bagay na yan. Tugon ni Mr. Rodriguez sa kanila. Pagpasok nila sa loob ng mission room, ay umupo ang matanda. Take a seat. Mariin silang umiling. Then, ito ang magiging mission mo sa tulong ni Kesha. Kunin nyo sa pinagtaguan niya at ilipat nyo sa lugar na hindi mabilis mahanap ng mga Black Venom Assassin. Pwede naming dalhin sa probinsya, Mr. Rodriguez, kung saan ako lumaki. Hindi ko yon nilagay sa personal information ko, kaya walang nakakaalam sa lugar na kinalakihan ko. Suhestyon ng binata sa matanda. Kung yan ang nakikitang maaaring paraan para mailigtas sa mga hiyas, payag ako at susuportahan ko ang suhestyon mo, Agent Miguel. Malalim na nakatingin si Mr. Rodriguez sa binata. Kung may tiwala kayo sa mokong na to, edi magtitiwala na rin ako. Bumaling ang dalaga sa binata at ngumiti ng may katiyakan. Binibigay ko sa iyo ang tiwala ko. Sana hindi mo yung sirain. Buo ang tiwala ko sa iyo, Agent Joshua Miguel. Ngumiti ang binata at tumingin kay Mr. Rodriguez. Maaasahan mo po ako sa misyong to, sir. Sumaludo siya sa matanda. Sumaludo rin pabalik ang matanda sa kanya. Aasahan ko yan, Agent Miguel. You both can leave now. Ayusin nyo na ang mga gamit nyo para sa paglipat mamaya. Saad ng matanda sa kanila. Sabay silang lumabas. Bumalik naman ang binata sa mesa niya at niligpit ang mga kalat doon. Kailan ang alis nyo? Tanong kaagad ni Brian nang makalapit sa binata. Mamaya na, kukunin pa namin ang hiyas sa pinagtataguan ni Kesha. Ingatan mo ang pinsan ko, Joshua. Lagot ka sa akin kapag may nangyari dyan. May banta pa na sabi ni Clarence sa binata. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa pinsan mo, dude. Sagot ng binata. Mabuti't nagkakaintindihan tayo. Maya-maya pa ay dumating na ang dalaga at bit-bit ang mga gamit nito. Nagpaalam na si Josh na una ang dalaga na bumaba. Naghihintay ito na makababa ang binata. Ang kupad mo naman, kumilos. Tigilan mo ako. Pasensya ka na kung nasipa ko yung ano mo noong nakaraang gabi. Ikaw kasi ayaw mo kong pagbigyang makaalis. Kaya pasensya na. Pumasok na ang dalaga sa loob ng kotse at hinintay na paandarin ito ng binata. Nanahimik siya na hindi ito kumibo at diretso lamang ang tingin. Huminto sila sa isang gas station. Bumaba si Josh saka may inabot sa isa sa mga tauhan doon. Hindi makita ng dalaga kung ano yon. Pagkabalik ng binata ay kaagad naman itong pinaandar ang sasakyan. Medyo nabagot si Kesha dahil sa sobrang tahimik nila sa loob ng kotse. Alam mo ba kung bakit hindi sinabi ni Mr. Rodriguez sa inyo ang plano niya? Basag ng dalaga sa usapan sa kanilang katahimikan. Hindi kasi ito mapakali. Parang nakakabingay ang katahimikan nilang dalawa. At kung bakit ikaw ang napili ni Mr. Rodriguez na isa lang sa misyon na dapat si Brian? Dugtong pa ng dalaga. Lumingon ang binata sa kanya. Ang pagkawala ng hiyas ang naging dahilan kaya ka na ilipat sa RT. Mas may tiwala si Mr. Rodriguez sa'yo kaysa sa ibang agent niya. Mas patitibayan na nila ang RT ngayon. Alam mo bang pagmamay-ari ni Moreno ang Black Venom? Kaya siya nakakalabas-pasok sa loob ng kulungan dahil sa koneksyon niya sa isa sa pinuno sa RT. At kilala mo kung sino? Agap ka agad ng binata. Kilalang kilala. Kilala mo rin siya. Hindi naman kasi totoong umalis na sina Agent Angel at Marks. Nasa mission sila at iyon ang bantayan si Moreno. Sina Kyla, Brian at Clarence ang bahala sa Black Venom at tayong dalawa ang bahala sa hiyas upang itago ito. Magkakagulo ang buong RT sa mga susunod na araw. Malamang
Lilitaw ang mga espiya para tugisin ka at ako. Ano? Bakit? Naguguluhan na tanong ng binata. Siyempre, ang alam ng lahat, kasama kita na tinago ang hiyas. Saka huwag kang mag-alala, front-based lang ang mangyayari. Basta kahit anong mangyari, wala kang pagsasabihan sa plano. Kapag natunugan ng mga alipores nila ang plano, tayo ang babagsak. Seryoso na nakatingin ang binata sa dalaga. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa'yo. Pero may tiwala si Mr. Rodriguez sa'yo kaya magtitiwala rin ako. Salamat. Asahan mo na hindi ka magsisisi. Tutulungan ko na lumabas ng tunay ng mga kaaway. Sagot ng dalaga. Naging mahaba ang biyahe nila kaya sandaling umidlip muna si Kesha. Itinuro na nito ang daan kung saan siya gigisingin. Kukunin muna nila ang hiyas bago tumulak sa probinsya. Gabi nang ginising siya ng binata. Nakarating na sila sa sementeryo kung saan ito itinago ang hiyas na ipinagkatiwala sa kanya ni Mr. Rodriguez. Saan mo ba nilagay ang hiyas? At talagang sa dami ng lugar na pwede mong pagtaguan, talagang sa sementeryo pa. Nagtataka ang binata na napabaling kay Kesha. Gustong tumawa ng dalaga ngunit pinigilan niya ito. Isipin mo na lang ha, kung sa'yo pinatago ang isang napakahalagang bagay, saan mo itatago? Kaya naisip ko rito, para hindi ganun maisip na pwede itong pagtaguan. Simpleng sagot ng dalaga. Halos maikot na nila ang buong sementeryo, ngunit hindi pa rin sila tumitigil sa paglalakad. Gaano ba kalayo itinago ang hiyas? Tanong ng binata sa kasumandal sa isang lapida. Dun! Sabay turo nito sa dulong bahagi ng libingan. Sa may replika ng Birheng Maria, sa likod niyan, dyan ko isiniksik ang hiyas. Mabilis na tinungo iyon ng binata at kinalikot ang parte na binanggit ng dalaga. Ano, nakuha mo na ba? Ito na. Ipinakita ng binata ang isang pulang hiyas. Maluwag na nakahinga ang dalaga nang makita ito. Mabilis na bumaba ang binata at naglakad pabalik sa pwesto ng dalaga. Ngayon, tayo na at baka may makakita pa sa atin dito. Saad ng dalaga. Tumango ang binata bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Kesha. Palabas na sana sila ng sementeryo kung hindi lang may sunod-sunod na putok ang umalingaungaw. Mabilis na naitulak ng dalaga ang binata upang makapagtago sa likod ng mga puntod. Kaagad nilang binunot ang kanilang mga baril at kinasa ito. Agent Miguel, ibigay mo sa amin ang hiyas kung nais niyo pa makalabas ng buhay dito. O baka naman gusto niya nang ilibing dito dalawa. Pigil ang kanilang hininga nang magkatitigan. Umiling ang dalaga sa binata. Ano na? Sundan tayo. Sabi ni Kesha kay Josh. Hindi natin to inaasahan. Kailangan natin makalabas dito. Sagot naman ang binata. Tumango naman ang dalaga at sinabayan ang putukan. Habang naglalakad palayo sa pwesto nila kanina. Napahiyaw si Kesha nang tamaan siya ng bala. Kesha! Mabilis na lumapit ang binata at inalalayan ng dalaga na makatayo. Iwanan mo na ako rito, Josh. Magiging pabigat lang ako. Ako na ang bahala sa kanila. Huminto sila sa pagtigil ng paglalakad ng dalaga. Ngunit imbes na pakinggan niya ito, ay tinulungan niya ang dalaga na makatayong muli. Sa atin inatas ang misyong to. Hindi mo ako pwedeng iwan sa misyon. Lalabas tayo dito na magkasama. Sagot ni Joshua. Malalim itong huminga at tinulungan ng dalaga na ibalanse ang sarili niya. Tuloy-tuloy ang pakikipagsabayan nila sa pagpapaputok. Ininda ng dalaga ang hapde. Sakit at kirot ng tama niya. Nang makalabas na sila, ay mabilis na inalalayan ni Joshua ang dalaga na makasakay sa kotse. Sumakay kaagad sila at siniguro niyang maayos itong nakaupo. Ipinikit ng dalaga ang mga mata habang ninanam ng mga hapdi ng tama niya. Ngunit nang akala nilang tatantanan na sila, hindi ito nangyari. Sinundan sila ng mga ito at patuloy na pinapaulan na ng bala. Mag-drive ka lang kahit anong mangyari. Sasabayan ko sila. Sambit ni Kesha at ikinasa ang baril
saka binuksan ang bintana at nakapagsabayan ng barilan. Bumalik sa pagkakaupo si Kesha at napasinghap habang iniinda ang sakit ng tama niya. Hindi nila tayo tatantanan hanggat hindi nila nakukuha ang liyas. Paubos na ang bala ko. Nanghihina na rin ako. Ako na ang bahala. Ipunin mo muna ang natitirang lakas mo. Kailangan kita. Ani Josh? Kaya napabaling ang dalaga sa sinabi nito. Kailangan kita sa misyong to. Mas may alam ka sa mga plano ni Mr. Rodriguez kaysa sa akin. Kailangan kita rito. Nanghihinang umiti ang dalaga. Gustuhin man itong tumulong, ngunit hindi niya na kaya pa. Nanghihina siya lalo kapag kumilo siya. Umikot-ikot ang binata sa kabumwelta at pumasok sa isang daan. Kailangan niyang mailigaw ang mga sumusunod. Inihinto niya ang sasakyan nila. Kahit wala itong kasiguraduhan, ay pinursigin niya itong gawin. Bumaba din ang dalaga at inalalaya naman siya ng binata. Nagtago sila sa damuhan. Sakto naman pagbaba ng mga humahabol sa kanila ay niratrat ng bala ang kotse. Tingnan niyo! Boss, walang tao. Boss, may mga tao. Umalis na tayo. Lintik, nakaligtas na naman sila. Nagmura pa ito bago nilisan ang lugar. Sumandal ang dalaga sa binata at agawang hininga. May cellphone ka ba? Kailangan nating humingi ng tulong. Mauubusan ka ng dugo kapag hindi tayo humingi ng tulong. Huwag kang tumawag sa headquarters ng RT. Baka matrace kung saan tayo. I-text mo si Clarence at sabihin mong kailangan natin ng tulong. Mabilis namang sinunod ng binata ang sinabi ni Kesha. Nakausap niya kaagad si Clarence. Kaagad naman itong pumayag at pinayuhan silang huwag munang lumabas hanggat hindi sila dumadating. Ilang oras din ang hinintay nila at dumating ang binata. Alas dos ng madaling araw at may mga kasama ito. Kanila rin ginamot ang sugat ng dalaga at binigyan ng masasakyan patungong probinsya. Naging mabilis lang ang pagtatagpo nilang dalawa. Dahil naging maingat ang mga ito na mailigaw ang imbestigasyon. Nakatulog ang dalaga dahil sa haba ng biyahe at dahil na rin sa sugat nito. Maganda si Kesha, kutis modelo at nanghihinayang lang ang binatat, kaganda-ganda ni Kesha at napasok ito sa pagiging agent. Ilang oras ang ginugugol nila hanggang sa makarating sa kinalakihang probinsya ng binata. Hindi na niya inabalang pagbuksan sila ng gate dahil nakabukas na ito. Nang makapasok, kaagad na napansin ng mga tauhan nila si Josh, kaya kaagad nilang tinawag ang ina nito. Josh! My son! Magiliw na bati ng ina nito. At sino naman? Kasamahan ko, ma. Pwede po bang sa loob na ako magpaliwanag? Dadalhin ko muna siya sa silid ng makapagpahinga na maayos. Oh, okay. Dinala muna niya sa itaas si Kesha at hinayaang makapagpahinga. Mahaba ang biyahe nila at ang dami pa nilang napagdaanan bago makarating dito. Pero anak, malaking gulo yata yan. Bakit hindi na lang kayo humingi ng tulong sa mga kasamahan mo sa NBI? Nag-aalala na tugon ang ina ni Joshua. Ma, kaya ko to. Hindi kami pwedeng humingi ng tulong sa kahit na kanino. Hindi namin alam kung kakampi ba namin sila o kaaway na. Kaya sarili lang namin ang mapagkakatiwalaan sa ngayon. Nasa peligro ang buhay mo, Josh. Alam kong pangarap mo yan, anak, pero ayoko pang mawalan ng anak. Kita sa mukha ng inang lungkot at pag-aalala. Alam naman ang binata yon na sa buhay nila, nasa hukay na ang kabilang paa nila. Pero tawag ng tungkulin nila yon na kailangan nilang gampanan. Mag-iingat ka, Joshua, nang dahil rin sa task force mission na yan na wala ang papa mo. Please, Josh, mag-iingat ka. Hinawakan ng binata ang kamay ng ina upang pakalmahin nito. Ma, huwag niyo kasing isipin. Ang mahalaga nandito ako ngayon. Malalim na huminga ang ginang at iniba ang usapan. Niyaya niya ang anak upang kumain muna. Hindi na natulog ang binata dahil na makarating sila'y oras na din ng umaga. Naisipan na lamang nitong mamasyal
sa palaisdaan nila upang magkaroon din ng pagkakataon na isaulo ang mga nangyayari sa kanila. Sa kabilang dako ay nagising ang dalaga na medyo sumasakit ang sugat niya. Ngunit dahan-dahan pa rin siyang bumangon. Bumaba siya at pinagmasdan ang buong paligid ng bahay. Simple lang ang disenyo ngunit nakakaakit kung pagmamasdan. O iha, mabutit gising ka na. Kain ka muna dyan. Agap na isang kasambahay. Si Joshua po? Naku, nasa palaisdaan pa. Baka mamaya po'y narito na rin yun. Kain po muna kayo. Sumunod na lamang ang dalaga at kumain. May binigay din itong gamot para sa pagkirot ng sugat niya. Tinanong naman ang dalaga kung saan ang palaisdaan ng pamilya Miguel. Kaagad siyang nagtungo roon at naabutan ng binata na tumutulong sa mga nagtatrabaho. Napansin naman siya nito at ibinaba muna ang buhat na basket upang salubungin ng dalaga. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ng binata. Medyo maayos na. Nga pala, salamat sa tulong mo. Muntik na tayong mamatay pero hindi mo ako iniwan. Wala yon. Ang mahalaga, okay ka. Ngiti ang naging tugon ng dalaga. Hanggang kailan pala tayo rito? Pag-iiba ni Josh ng usapan. Aalis din tayo bukas. Tumawag si Mr. Rodriguez at may safe house tayong tutuluyan muna. Sagot ng dalaga. Tumangot ang wang binata. Ipinasyal naman ito ang dalaga sa palaisdaan nila. Nagkakabiruan pa sila. Mabilis na komportable ang dalawa sa isa't isa. Kinabukasan ay maaga silang umalis upang bumalik ng Maynila. Mahaba ang magiging biyahe nilang muli, kaya minabuti nilang kumain bago umalis. Papasok na sila ng Maynila nang biglang may humarang sa kanilang sasakyan. Nahinto sila at gulat na gulat. Bumaba ang mga sakay nang humarang sa kanila at tinutukan sila ng baril. Taas ang kamay, baba! Walang magawa ang binata kundi ang sumunod. Dalawa lang sila kumpara sa mga humarang. I'm sorry, Agent Miguel. Napalingon siya sa dalaga. Nakatutok ang baril nito sa kanya. Akin na ang hiyas. Gulat na gulat ang binata. Paanong? Tik-tik ka? Bahagyang natawa ang dalaga sa sinabi ng binata. Pilay na pilay ang Artie na walang pinakamahusay nilang agent kaya mabilis na lang makapasok ang mga tik-tik. Ngayon kung gusto mo pa makita ang mundo, akin na ang hiyas. Ibinigay ng binata ang hiyas at ngumiti. Bumaba siya sa kotse at hinintay na bumaba ang binata. Mas lalong hindi makapalag si Josh. Kailangan niya makahingi ng tulong kina Clarence. Pero paano kung pati si Clarence ay kaaway din? Bumaba ang binatang nakataas ng dalawang kamay sa ere. Gustuhin man niyang manlaban ngunit hindi maaari. Kailangan niyang maistupil ang mga kaaway sa mga taong kakampi ng batas at hustisya. Pinusasan siya ng mga ito at tinakpan ang muka. Naramdaman na lamang niya ang pag-andar at paghinto ng sasakyan nila. Boss, nandito na sila. Pinaupo siya sa kung saan at inalis ang bonnet sa muka. Mr. Rodriguez? Paano? Naguguluhan pa rin ang binata sa nangyayari. Hindi niya maintindihan. Si Mr. Rodriguez, siya ang kakampi nila Moreno. Sa tagal na nahuli ni Moreno, hindi man lang natunugan ng mga agent ang tunay nilang kaaway na nasa harap nila. Maging ikaw, Kesha? Kasapi ka? Pasensya ka na. Nagpahuli ka sa bitag. Kung iniwan mo ako sa sementeryo, maaaring hindi umabot dito. Sagot ng dalaga. Mr. Rodriguez, nagpanggap kayo may pakialam pero ang totoo, ginagago nyo lang pala ang lahat. Isa kang maamong tupa kapag kaharap ng ibang agent pero kapag nakatalikod na, isa kang traidor. Singhal ng binata. Ganon talaga ang lahat. Kapag hindi ka marunong makiramdam, talo ka. Kinuha ni Mr. Rodriguez ang baril nito at itinutok sa binata. Ayaw ko marami pang seremonya. Papatay na lang kita nang matapos na ito.
Mas nagulat ang binata na makita ang ginawa ni Kesha kay Mr. Rodriguez. Tinutukan niya ito ng baril at gumisi. Pasensya ka na, Mr. Rodriguez. Pagkasabi niyang iyon, ay mabilis itong ipinutok ang baril. Bumulagta ang matanda. Nagulat ang binata dahil hindi man lang nanlaban ang mga tauhan nito. Kakampi natin sila. Pinakawalan siya nito at binigyan ng baril. Magkakampi pa rin tayo. Gulat ka? Halika na. At kapag dumating si Mr. Topacio, ay baka tuluyan na tayong hindi makalabas ng buhay. Sabi ni Kesha. Hindi pa rin mag-sing in sa utak ni Joshua ang narinig niya. Hindi ka tik-tik? Tik-tik na mga kalaban ng hostisya, oo. Pero kung sa inyo, hindi. Magkakampi tayo. Kailangan ko lang silang sabayan kanina. Sagot ni Kesha kay Joshua. Agent Alonzo, nasa labas na po ang getaway car. Tayo na po. Inalalayan ng dalaga ang binata. Nagmasid ang lahat bago umalis. Hindi inakala ng binata na ang mga agent na humarang sa kanya kanina. Napalitan ng mga tauhan ni Mr. Rodriguez bago pa sila harangin. Nagtungo sila sa safe house. Ayon sa dalaga, wala naman raw nakakaalam doon maliban sa mga tauhan nilang tapat. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Akala ko tuluyan ang mananalo si Moreno. Ani Josh. Tumabi ang dalaga sa binata na nakatingin sa labas. Malalim na ang gabi, ngunit gising pa ito. Kailangan nating tapusin ang misyon. Nasa misyon sina Clarence, Brian at Kyla upang tuluyan ang mapabagsak ang mga may iwan na dumini na Mr. Rodriguez at ng mga tuta nila. Kailangan nating mahuli si Mr. Topacio, buhay o patay. Handa ako para sa kalayaan. Mapait na ngumiti ang dalaga at hinawakan ang kamay ng binata. Kailangan tayo ang maging boses ng mga taong hindi sila kayang labanan. Saad ng dalaga. May tiwala ako sa iyo, Agent Alonzo. At sasamahan kita sa misyong ito kahit buhay ko pa ang kapalit. Matulog na tayo at maaga pa bukas ay maglalatag na tayo ng plano kung paano mahuhuli si Mr. Topacio. Tinapik ng dalaga ang balikat ng binata at iniwan. Nagtungo na ito sa kanyang silid upang magpahinga. Sumunod naman ang binata na bumalik sa kanyang silid at ipinagpahinga ang katawan. Maaga pa lang ay gising na ang binata. Parang hindi siya nakatulog dahil hindi maalis sa isip niya ang mga naglalakihan at mga nirerespeto na pinuno ng Artie ang kaaway nila. Mabutit gising ka na. Magkape ka na at magpupulong na tayo sa misyon. Alam kong sa mga oras na ito'y pinaghahanap na tayo ng mga kalaban. Wala pa akong balita kung napaano ang misyon ni na Agent Ramirez. Kaya kailangan handa tayo dito kung matuntun man tayo. Anang dalaga. Tumango ang binata. Nagtungo siya sa kusina at kumuha ng tinapay. Mabilis siyang bumalik at dinaluhan ng mga nagpupulong. Ayaw niyang sumabat pa. Alam niyang tama ang plano ni Kesha. Natatakot din siya na baka mas lumala lamang ang mangyayari. Alam niyo na ang gagawin niyo. Ang iba magbantay at magmatsyag. Ang mga sniper, maghanda na rin kayo. Alam ko na maaaring may alam na sila. Kaya talasan niyo ang mga mata niyo sa mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Tango ang naging tugon ng mga tauhan niya. Naiwan sila ng binata. Ibinigay nito ang baril at mga bala. Mag-ingat ka, Agent Miguel. Isang malakas na pagsabog ang kanilang narinig. Nariyan na sila. Kinuha ni Kesha ang baril at ikinasaka agad ito. Tumayo na rin ang binata at mabilis na naging pagkilos. Lumabas sila at saktong palapit ang mga kasamahan nila. Nariyan na sila, ma'am. Tumango ang dalaga. Form your formation. Get ready, team. And move. Nagtago sila sa mga halamanan upang bulubugin ang mga kaaway. Patuloy na nagsisinyasa ng mga kasamahan nila at hinihintay ang pagsugod. Sunod-sunod na pagpapaulan ng putok ng mga kaaway nila, ngunit hindi din sila nagpatalo at sumabay rin sa putukan.
Kahit kailan talaga kayo mga Alpha Kappa Elite Task Force ang panira sa mga plano namin ni Rodriguez. Hindi pa kayo nakontento at pinatay niyo pa siya. Sigaw ni Topacio sa kanila. Pasensya ka na Mr. Topacio. Nauna kayo. Sinira niyo ang arty para sa kapangyarihan. Dahil sa kasakiman niyo, unti-unting nasira ang pinaghirapan ng mga agent noon. Sinira niyo ni Mr. Rodriguez ang buong arty. Sigaw na sagot ng dalaga. Kasalanan rin nila yan. Nagpa-utu sila. Dahil lang utu kayo, hindi tayo aabot rito kung hindi kayo kinain ang kasakiman nyo. Pera-pera na lang mundo ngayon, Alonzo. Hindi na uso ang paprinsipyo. Lahat ng tao ngayon ay handang gawin lahat para sa pera. Hindi na uso ang paprinsipyo. Nangangatal ang dalaga sa galit habang pinakikinggan ng mga sinasabi ni Mr. Topacio. Gusto niya itong palunukin ng bala upang hindi na makapagputak pa. Simple lang ang kailangan ko. Ang hiyas. Agent Alonzo, akin na. Lumabas ang dalaga sa pinagtataguan at ipinakita ang hiyas. Ito? Ito ang gusto mo? Ang hiyas? Ibinato niya yon at ganoon na lang ang gulat nang mabasag at isang usok ang lumabas dito. Hindi totoo ang hiyas. Gas ang laman yan. Dinisenyo lamang upang maging panlinlang. Ngayon, yan ang habol nyo, ang peking hiyas. Hindi totoong hiyas. Dahil ang totoong hiyas ay nasa NBI. Buisit, inuto nyo kami. At nagpa-auto ka naman. Bobo ka talaga, no? Naturingan kang isa sa mataas na pinuno ng arty. Ngunit simpleng pagtukoy ng kaaway, hindi mo magawa. Tapusin na natin to. Mabilis na kinalabit ng matanda ang baril nito at nagpaputok. Bumalik rin sa pagtatago si Kesha. Tumakbo sila sa likod upang doon harangan ng mga papalapit. Hindi sila nagpatalo at sumabay din sa barilan. Nagkalat na ang mga sniper nila sa harap kaya paniguradong ubos ang iba pa nitong mga tauhan. Mabilis ang naging kilos ng dalaga at kaagad na hindi nagpahuli na makipagsabayan sa mga kalaban. Sunod-sunod na putok ang maririnig na tila tambol sa parada. Wala na sa hanay nila si Mr. Topacio. Mukhang may balak na takasan ang hatol sa kanya. Sabi ni Josh kay Kesha. Hindi sumagot ang dalaga at mabilis na umalis upang hanapin ang matanda sa buong compound. Nakita niya itong pumasok sa loob ng lumang bodega, kaya tumakbo siya roon at sinundan ang mga ito. Hoy, tanda! Pagkasigaw niyang iyon, mabilis siyang pinaulanan ng bala ng mga tauhan nito. Boss, mauna na kayo. Kami nang bahala sa kanya. Narinig niyang sabi ng mga tauhan nito. Gumaganti ng putok ang dalaga at hindi niya hahayaang sa pagkakataong ito, mapagbigyan niya na makawala ang tunay na salarin. Nanahimik ang mga ito kaya dahan-dahan siyang lumabas sa pinagtataguan niya. Nakatakas ang mga ito. Mabilis niyang hinabol ngunit isang lalaki ang humarang sa kanya na may dalang mahabang armas. Ipuputok niya sana ang baril ngunit naubusan na ito ng bala. Tinaas niya ang kanyang kamay at binitiwan ang baril. Malakas itong tumawa. Umikot ito sa likod ng dalaga at akmang hahawakan ng kamay niya nang sipain niya ito. Pinapahirapan mo muna ako bago patayin? Galing! Akala mo may pag-asa ka. Ngumisi ang lalaki. Huwag kang mag-alala dahil papahirapan din kita bago mamatay. Ngumisi ito at nakipagbunuan. Hindi na kailangan pang masindak ng dalaga dahil kung sa pakikipagbunu lang din, kayang-kaya niya ito. Hindi ako pumapatol sa babae, pero kung ikaw lang din, hindi ako uurong. Ngumisi ang dalaga at kumilos kaagad, kamay sa kamay, paa sa paa. Hindi inakala ng lalaki na ganun kagaling ang kaaway niyang dalaga. Nag-aral ng martial arts ito bago pumasok sa loob ng kaaway. Sinipa niya ang mukha nito at nasipa naman ito ang tiyan niya. May nakita ang dalaga na dos por dos at mabilis na hinampas sa lalaki. Inubos mo pang lakas ko, hayop ka? Sinipa niya ito at pinulot ang baril. Pinaputokan niya ito ng dalawang beses. Malas mo. Hindi ako naaawa sa mga katulad mo.
Wala kayong awa kung pumatay. Kaya hindi rehas ang sagot para sa hustisya. Nilisan ng dalaga ang bodega at hinabol si Mr. Topacio. Sunod-sunod niyang pinaputukan ng mga tauhan nito na nakabuntot at pinoprotektahan ng matanda. Patuloy niya itong sinusundan hanggang sa masupil ito dahil wala na mapuntahan pa. Kapag tumalon ka dyan, patay ka. Saad niya. Tinutukan ng dalaga ng mga tauhan nito. Mabilis namang nakailag ang dalaga at nagtago sa may puno. May naisip na plano ito at umikot sa kabilang parte ng pwesto ng matanda. Sunod-sunod na pinatumba ng dalaga ang mga naiwan nitong tauhan. Lumabas siya sa pinagtataguan at nakangising tinitigan ng dalaga ang matanda. Ngayon, Mr. Topacio, mag-isa ka na lang at panigurado akong wala ka ng matatawagan na tutulong sa'yo. Matalim na tinitigan ng dalaga ang matanda. Sinira niyo ang lahat ng pinaghirapan ko. Lahat ng ipinusta ko, sinira niyo. Magbabayad kayo. Pagkasabi ng matanda, ay pinutok na nito ang baril. Sinagupa naman ito ng dalaga. Matinik si Mr. Topacio at mabilis itong nakailag sa mga bala. Mr. Topacio, ba't pa natin ito pinapahaba? Alam mong isa lang sa atin ang lalabas dito ng buhay. Pero bibigyan kita ng pagkakataon. Baka sabihin mong nilalagay ko ang batas sa mga kamay ko. Sumuko ka lang, walang masasaktan sa ating dalawa. Ulol, nasisira na ba yung kukote mo? Ano ako, sira ulo? Pweh, hindi ba ako nababaliw para sumuko sa inyo? Sagot dito sa dalaga. Narayan na sila Brian Kesha. Balita ng binata sa dalaga. Nagmamadali itong lumapit. Napansin niya rin ang pagpasok ng iba pang mga tauhan. Kilala niya ang tauhan ng Alpha Kappa at ang mga kapapasok lang ay hindi parte ng grupo nila. Wala na ang mga kasama ni Mr. Topacio. Ngunit bago mamatay si Moreno ay may kinanta ito. Ang iba pa raw na pinuno ng arti ang kasama nila. Ibig sabihin, lahat ng pinuno ng arti ay hindi kakampi kundi kaaway natin. Balita kaagad ni Kyla na magkita sila. Si Mr. Topacio na lang ang naiwan. Mukhang matinik at ayaw pahuli ng buhay. Sagot ng dalaga. Paparating pa ang mga kasama nila. Ang ibang pinuno na hakampi nila. Kailangan nyo ng backup. Muli na namang umalingaw-ngaw ang putok at mga sumasabog sa labas. Ibig sabihin, may mga kakampi si Mr. Topacio na paparating pa. Agent Alonzo, may mga paparating pa po. Sigaw ng isa sa mga sniper nito. Bulabugin nyo. Ito na ang hinihintay natin. Move! Mabilis na nagsikilos sa mga ito at kaagad na pumwesto. Malawak ang compound kung saan naroon sila, kaya paniguradong papalibutan sila ng mga ito. Nagkalat na ang mga tauhan na magkabilang panig. Hindi na nila naisip ang mga mangyayari. Basta maibigay lamang nila ang hustisya ng mga taong naapi nila. Tuloy-tuloy ang palitan ng putok mula sa magkabilang panig. Ngunit buo ang atensyon ng dalaga kay Mr. Topacio. Josh, mag-iingat ka, Kesha. Sasamahan ko ang ibang agent sa harap upang salubungin ang iba pang paparating na kalaban. Tumango ang dalaga. Isang yakap ang iginawad ng dalaga sa binata. Mag-iingat ka rin. Hihintayin kita. Ganon din ako. Hihintayin kita. Tumakbo na ang binata upang salubungin ang iba pang kalaban. Tumakbo na rin ang dalaga upang salubungin ang iba pang kalaban. Kailangan niya ring mahanap si Mr. Topacio. Nawala ito sa paningin niya habang abala ang dalaga sa pakikipaglaban sa mga tauhan nito. Lumingalinga ang dalaga upang mahanap kung saan nagsuot si Mr. Topacio. Nang makita niya itong tumatakbo mag-isa, ay kagaya niyang sinundan ito. Sige, Mr. Topacio, kumilos ka ng masama. Hindi ka naaabutan ng bukas. Hindi ako marunong magbiro. Talagang tutuluyan kita. Dahan-dahan itong humarap. Nang bigla nitong tinulak ang dalaga at tumakbo. Hindi iyon inaasahan ng dalaga kaya napatumba siya
at tumilapon ang hawak niyang baril. Lintik! Reaksyon ng dalaga at mabilis na kinuha ang baril niya at muling sinundan si Mr. Topacio. Puno ng mga basyo ng bala ang nagkalat sa lupa. Mga katawan na wala ng hininga. Kailangan na talagang matapos ang gulong ito. Marami na ang nadadamay. Mga taong hindi dapat madamay. Kesha, kaya natin silang palibutan. Saad ni Clarence na makalapit sa dalaga. Kailangan matapos na to. Si Mr. Topacio na lang natitira. Kailangan na natin siyang masupil bago pa mahuli ang lahat. Tumango ang pinsan niya at mabilis na bumalik sa loob. Sumunod naman siya at nakasalubong si Kayla na kaagad inabot ang isang baril. Tapusin na natin to. Kailangan magbayad ang dapat magbayad. Tumango ang dalaga sa sinabi ni Kayla. Nasa likod si Mr. Topacio. Tapusin mo na siya. Kami na ang bahala sa mga alagad niya. Pagkasabi ni Kayla ay mabilis na umikot ang dalaga papunta sa likod. Naabutan niya roon ang matanda, napatakas pa, ngunit mabilis niyang kinalabit ang gatilyo ng baril. Hindi mabilang na putok ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nangangatal na lumapit ang dalaga sa matandang unti-unting natutumba. Duguan na ito at itinataas ang isang kamay. Tanda na sumusuko na. Hindi ako maaawa sa'yo. Dahil hindi ka naawa nang pinatay mo ang kapatid ko. Nangangatal na sabi ng dalaga. Nabigyan ko na ng hostisya ang mga taong nadamay sa kasakiman ng mga taong gahaman sa kapangyarihan. Kesha, sambit ng binata. Napalingon si Kesha. Lumapit naman si Josh at tinulungan siyang makatayo. Hindi na sila makakaulit pa. Tapos na ang kasakiman nila. Lumapit ang pinsan ng dalaga na si Clarence at niyakap siya ng mahigpit. Salamat sa tulong niyo. Sa'yo din, insan. Pasasalamat ng dalaga sa kanila. Ngumiti sila at isa-isang lumapit upang magyakapan. Salamat din sa tulong na Alpha Kappa. Kung wala kayo, baka hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos ang mga ito. Si Mr. Rodriguez na rin ang gumawa ng paraan para bumagsak sila. Parating handa ang Alpha Kappa sa kahit anong gulo. Salamat din sa tulong ng RT agents. Kung di rin sa inyo, baka ubos na kami. At kina Marks at Angel, salamat rin sa kanila. Makakarating kina Agent Marks at Angel ang pasasalamat mo, Agent Alonzo. Sagot naman ni Kayla. Lumingon ng dalaga sa binata at matamis na ngumiti. Salamat din sa iyo, Detective Agent Miguel. At pasensya na sa mga nangyari. Salamat at naging bahagi ka ng misyong ito. Bagamat nahihirapan na maglakad ang binatay, nagawa pa rin itong lumapit at yakapin ng dalaga. May tama si Josh sa hita, ngunit hindi niya ito inalintana. Basta lamang mayakap niya ang dalaga. Sa ikli ng pagsasama nila, nakuha na nila ang isa't isa. Hindi man nila alam kung saan pupunta ang meron sila. Basta sa ngayon, alam nilang may nakaabang na dulo ang lahat. Ngayon natapos na ang lahat at nasa likod na ng rehas sa mga agent na kasapi ng kasakiman nila Mr. Rodriguez at Mr. Topacio. Makakapamuhay na tayo ng payapa at malayo sa peligro. Naway hindi na kayo mawala. Dahil kung magka-problema naman, ay kayo ang una kong tatawagin. Nagtawanan sila at sakto naman ang pagdating ng mga pulis. Nagkatitigan sila at nagitian muli. Hindi lang makapaniwala na tuluyan na nilang nawakasan ang mga kasamaan ng mga taong gahaman sa kapangyarihan at sakim sa pera. Ang akala nila'y kakampi, ayun pala ay totoong kaaway. Ngayon, mas natuto silang huwag basta magtiwala. Maraming nagpapanggap na maamo sa panahong alam nilang nangangailangan sila. Nagkanya-kanya na ang mga ito at naiwan sina Joshua at Kesha. Pinapanood ang mga otoridad na hinuhuli ang mga natitirang buhay ng mga tauhan ni na Mr. Topacio. Lumapit ang binata at tinapik ang balikat ng dalaga. Salamat at bumalik ka. Nangako ako eh. Maraming salamat. May tanong ako, Agent Alonzo. Lumingon ng dalaga.
pwede bang umakyat ng ligaw sa inyo? Malumanay, natanong ni Josh. Ngumiti ang dalaga ng kay Tamis at tumango. Walang problema sa akin. Basta kaya mo akong hintayin at hindi mo ako mamadaliin. Sagot ng dalaga. Maghihintay ako, pangako. Tayo na at magbibigay pa tayo ng statement sa mga pulis. Lilinisin pa natin ang RT para sa mga bagong agent. Magkahawak ang kamay ng dalawa at sabay na nagtungo sa mga otoridad upang magbigay ng pahayag. Lumipas ang ilang taon at unti-unting nagbalik ang RT kasama ng mga bago nitong pinuno at kawani. Kasunod ng pagbabalik ng RT ay ang kasal ni na Agent Joshua Miguel at Kesha Alonzo. Isang paramilitary wedding ang naganap na hindi inaasahan ng dalaga na ibibigay ng binata. Naroon ang pamilya nila at mga kaibigan na naging bahagi ng buhay nila. Handa na muling humarap ang agent ng RT sa mga darating pa na dilubyo kasama ang mas pinatibay na puwersa ng Alpha Kappa at Red Triangle. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Agent's Stolen Heart, written by Rish Ann. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po